nabul. Nabulabog ang mga vendor dito sa kaba ng Quezon Boulevard sa Quiapo, Manila. Nang magsagawa ng clearing operation, ng joint clearing operation to ng hawkers, DPS, engineering, lahat ng mga obstruction po ay pinagkukumpiskara nila. Puro kalat ka lang natira. Patanggal mo nga yung mga parking dyan. Magkano kinikita sa isang taon, sa isang araw dyan? Yung parking? Oh, di ba rin sinisado yan? Ito ka praso kinikita, kinukuha pa nila. Ang pangalan ko, Romeo de la Puente. Pero wag na naman kanilang gaganyan ang kukunin. Eh, bawal na, bawal na po yun. Eh, bakit yung parking? Bawal ba yan? Wala naman nag-aapiso ng ganito na mag-aapiso. Ayun, sa natalan, libo-libo ang kamper. Hindi ka naman gagalit, nangangatwiran lang ha. Ikaw, tagal dyan lang, di ba, sa kabila. Asawa mo nagtitinda dyan. Wala. Tagal-tagal ko na rin dito, saka ikaw. Hindi ako taga rito. Hindi nga, yung nakamotor, yung may asawa ka dyan sa gilid. Sa dyaryo ka, di ba? Hindi. Asama mo sila, ano? Sa... Hindi nga, mali nga sinasahin mo, taga Bisayaris ako. Oo nga, kilala mo sila rin, namatay. Hindi, hindi nga ako, hoy. Hindi ako... Hindi, wala akong asawa dyan! Meron, dati, meron. Kailan ako nagka? Saan? Sa plaza. Hindi nga, nakikita mo lang ako dyan. Nakalimutan mo na. Nakalimutan mo na agad. Tumanda ka na kasi sa Quiapo, hindi mo ako nakilala. Kilala kita. Oo nga, pero wala akong asawa dito. Bawa nila yung sapatos ko. Bawa pagkama lang babaero ko. Ano ba lang ko sa'yo? Sapatos. Kasi nga bawal eh, kita mo. Oy! Kasi nga, nakita mo na dyan, pagka nag-clear sila, ligpit nyo na agad. Eh, nakita nyo raw, hindi pa kayo nagliligpit. Eh, nakaligpit mo. Ito, ito kasi sa City Council to, itong parking. Oy! Hindi mo pala. Ay, thank you, thank you. Nag-clear sila. Kapagka malam pa ako maraming asawa.
Sige, ano na kuha sa inyo? Marami, puro paninda. Paninda. Ay, papa. Lahat, paninda. Kailangan lang paano na yan? Paninda kahit huwag na yung patungan. Paninda lang ang kailangan namin dahil malaki punan. Magkano puna mo doon? Malaki. Magkano? Abot lagpas na 10,000 dahil puro mga accessories yun. Nakuha lahat? Oo, tsaka yung mga ano, mga sari-saring paninda. Nakuha lahat. Yan ang ano, yan ang karaniwang problema ng mga vendor. Kaya okay lang naman sa amin, basta yung patungan lang, wag lang yung paninda eh. Sige, ingat kayo ha. Tutubusin nyo na lang yun. Paano po ba namin matutubos? Eh, tanong nyo sa kanila para alam nyo. Baka sabihin ako patagal. Sige na, ingat kayo. Oy, alright. Good morning. Biyahe ka. Oo, oh, pauwi na. Oh, sige, ingat ka. Hapang gabi ka. Oh, ingat ka, ingat ha. Sige. Datang ako doon. Di ba, biyasa? Akala, taga-Quiabo pa ako. Hindi po, kilala ko yun. Kasi noon pa, nine, bata pa noon yun, yung vendor. Napagkamalan niya lang ako ni asawa dito. Akala niya, dito ako sa Quiapo. Eh, kumbaga sa ano, itong Quiapo, ingat. Ang Quiapo kasi, nasa ibang station pa ako ng radyo noon, nagko-cover na ako sa Manila. Ang Manila ay, itong Quiapo ang tambayan ko noon. 1990s. Yan. Kaya alam ko yung lahat ng mga na kukobe ko lahat yan, 92 hanggang 98. Noong 1999 kasi lumipat ako ng DCRH, tinawa ko ni Joe Taruk. Mahabang kwento yan eh, pero nakuha kayo? Wala naman. Ingat ha. Ah, nag-ooperate ulit sila rito. Sige. Kita niyo yung mga yung ginala rin ako. Kumbaga sa araw, pag matagal ka na sa Quiapo, kaya ka. Oh, ingat nila ako rin. Kumbaga sa Quiapo, ang tawag nga, Batang Maynila ako. Pero, tawag nga ka sa akin dati pa, Batang Quiapo. Kasi nga, madalas ako noon, kita mo pati engineers, oh. Ang dami mga truck na nakuha nila. Yan, nawalis na naman yung mga, yun, gaya ng dati, yung mga reklamo ng mga vendors. Ayan. Ako pagka nag-iikot-ikot ako, pag nalaman kong ayan, matrapik, ibig sabihin may operation yan. Ang dami nilang dalang truck. Yan po ay yung utos na to, utos yung galing kay Mayor Hani Lacuna. Yung utos naman ni Mayor Hani Lacuna ay utos din yan ng DILG. Sa bagay noon pa talagang clearing. Sige, ingat. Ano yan, yung yan, kahit na wala pang utos ang DILG noon, ang Manila naman talagang panahon pa ni Atsosa, Mayor Lee, may mga clearing operation. Hindi lang talaga masupport, mapatigil ang mga vendor. Gawa ng ito yung pinagkakitaan nila. Ito lang ang hanap buhay nila. Yun po yung kwento yun. Ang dami na naman. Nandito na sila sa Quezon Boulevard to. Kung galing ka ng City Hall, kaya po. Ayun. Kakaroon na ng ano doon. Pagka ganun dampot na dampot,
kuha ng kuha. Ang ibig sabihin niyan, nagtatakbuhan na yung mga ano, mga vendors. Kaya mahanap ko kung piska yan sa isinasagawa nilang clearing operation. Yan o. Ito, nagkagubang nagkapalaga na rito. Sigurado yan. Marami, oh. Ayun, kakain, oh. Ay, nagaan na. Ini. Ini minyak tubig. Minakuha ba sa inyo? Oo, Nasaan na? Marami na rin na akong piska. Yung pinapaliwanag ko lang po ha, yung clearing, yung utos na rin. Eh, sa bagay, nagsimula kasi yan nung magutos ang DILG, nung panahon isko. Diba, nagkikliri sila dyan para luminis yung mga kasada. Kamukha nito, yan. Meron na mga... Ah, nagkakaroon na lang nagtitinda rito. Hindi kami illegal. Puta na patigamit namin kung kuno nila. Gilid dito. Saan dumadaan ang tao dito sa gilid para makapirma siya? Putang ilan nyo. Sabihin nyo kami yung rakuna. Nagalit na si Manong. Kamukha rito. Yan. Pati daw yung nasa grinder. Ay. Pasensya na po kayo doon sa medyo nagsalita ng hindi maganda. Narinig yan. Kaya so, inilayo ko na lang. Bawal po ang magmura, kaya nilayo ko na lang yung ano.
Hindi napigilan nung si Manong. Nakumpiske yung mga gamit niya na nasa gilid. Dito na sila sa Recto Avenue. Sa akin lang, dapat talaga, kung talagang bawal, dapat yan, minomonitor ng polis at barangay. Para kapag dumating na, alimbawa, kasi nga, itong clearing operation nila, yan, nakita nyo lahat,